Cancer, isang salitang nagdudulot ng kilabot at takot sa sinumang nakakarinig ng katagang ito. At para sa mga kababaihan, karagdagang gimbal ang dulot ng cancer sa ubaryo. Hindi ito madaling matunton at karaniwan natutuklasan ito na laganap na sa katawan. At kung ganito ang ating kalagayan, huwag mawalan ng pag-asa. Malaki pa rin ang pagkakataon na gumaling at palagpasan ang pagsubok ng cancer sa ubaryo. Mga bes, may sasabihin ako sa inyo. Oo nga, Maggie. Bakit ka ba nag-aya today? Oo nga. Ikaw itong taong bahay eh. Ba't ka nag-aya? Martha, naalala mo yung sinabi ko sa'yo na bukol ko sa tiyan? Nagpa-check up ako nung isang araw. Buntis ka na, friend! Totoo? Naku, mga laka-laka. Buti sana kung ganun. Ikaso hindi. Seryoso to, guys. Martha, Donna, si Lynn. May cancer daw ako sa ovaryo. Ovarian cancer, pang-8 na pinakalaganap na cancer sa buong mundo. Ito ay madalas nakikita sa mga 40 to 60-year-old na kababaihan at late na karaniwang natutuklasan. Ang mga karaniwang sintomas ng cancer sa ovaryo ay bukol sa tiyan, karaniway mabilis lumaki. Parating may hangin sa tiyan o bloated ang pakiramdam. Maraming tubig sa loob ng tiyan o ascites. Mabilis na pangangayayat, nahihirapang dumumi o umihi, or obstructive symptoms. Sis, kasi sinabi ko naman na sa'yo dati yan eh, parang lumalaki yung tiyan mo, napansin na namin. Akala ko naman tumataba ka lang. Sinabi ko na sa'yo, syempre hindi naman kami doktor, kaya puro hinala lang kami. Oo nga, Sili. Alam mo, todo deny din naman ako sa sarili ko. Kaya huli na, nung magpapakonsulta na ako sa doktor. Pero teka, sigurado ka ba dyan sa sinabi ng doktor mo? May mga pinagawa ba sa'yo mga test, mga tinatawag na workup ka ba, ganyan? Tama si Martha, Maggie. Baka naman nagkamali ka lang ng dinig. Sana nga eh, pero kasi sinigurado ng doktor kung ano yung sakit ko. May mga test din na pinagawa sa akin bago niya sabihin yung resulta. Kaya yun. Maaari nating matuklasan ang kanser sa ovaryo sa pamamagitan ng mga sumusunod. History ng sintomas. Physical na pagsusuri ng doktor o espesyalista. Ultrasound. Tumor markers sa dugo. CT scan at MRI. Kaya dapat habang maaga ay agapan ang inyong mga nararamdaman dahil maaaring magkaroon ng komplikasyon sa ating delayed treatment. Ang mga komplikasyong ito ay paglaganap ng cancer sa iba't ibang organs o bahagi ng katawan. Ang tawag dito ay metastasis. Kahirapan sa pagdumi o pag-ihi o yung tinatawag nating obstructive symptoms. Kahirapan sa paghinga dahil sa patuloy na paglaki ng bukol at pagdami ng tubig sa loob ng tiyan o ascites. Patuloy na pangangayayat o di kaya pagmalala na pagkamatay. So, ayun, sabi ng OB guy ni ko, malaki daw yung posibilidad na cancer daw to sa ovaryo. Tahan na, Maggie. Ano ba sabi ng OB mo? Meron daw bang pong pwedeng gawin para malunasan ito? Meron daw. Kailangan ko daw magpa-opera para daw matanggal yung bukol ko sa tiyan. Tapos baka daw may posibilidad na mag-chemotherapy ako. Ayun naman pala eh. May way naman pala. Gawin na natin bago lumala yan. Kaya lang guys, natatakot ako eh. Parang ayoko magpa-opera. Ano ba, Ma?
bahagi. Sinabi na nga ng doktor, yan yung kailangan nating gawin eh. Alam mo naman kung anong pwedeng mangyari kapag di ka nagpa-opera, di ba? Maggie, maswerte na nga. Nalaman natin kagad na may sakit ka. Huwag na natin hintayin mahuli ang lahat. Guys, natatakot talaga ako. Paano kung mamatay ako? Cancer sa obaryo ay may apat na baitang o stages. Bawat baitang ay may 5-year survival rate. Stage 1, 90% 5-year survival rate. Stage 2, 70% 5-year survival rate. Stage 3, 40%. Stage 4, 20% 5-year survival rate. Kaya habang mas maaga, mas may pag-asa. Huwag magdalawang isip kumonsulta sa inyong doktor. Hi girls! Nasa ba ako? So, man, ano na kaya? May kumusta ka na? After ng drama, hindi ka na nagparamdam. Oh, girl, ano ba talaga nangyari? Magkwento ka nga. Oo, sige, magkukwento ako, pero bago yon sabihin ko lang, na-miss ko kayo as in, sobra. And last month ako nagpa-opera. Ang una hakbang sa matagumpay na laban sa kanser sa obaryo ay pagsailalim sa operasyon upang matanggal ang karamihan o kabuuan ng bukol ng kanser. Dapat din nating tandaan na ang tagumpay ng paggamot ay nababase rin sa baitang o stage ng sakit at the time ng operasyon. Ang sunod ay ang pagsailalim sa chemotherapy upang mapuksa ang natitirang piraso ng kanser na hindi natanggal noong operasyon. Ugaliin kumonsulta sa OB-GYN o gynecologic oncologist para sa karagdagang kaalaman at tamang lunas. Kaya, pagkatapos ng operation ko, sabi ng gynecologic oncologist ko, stage 1 yung sakit ko. Cancer pa din, pero at least, naoperahan na ako. Alam mo yun, gagaling ako. Kayang-kaya naman pala, girl! Okay, nalampasan mo rin. Ito lang naman kasi sili ng uwi. Siyempre, mahal na mahal ko kayo eh. I'm so happy for all of us. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Ang kanser sa obaryo ay nakamamatay. Subalit kung ito ay maagang matutunton at malalapatan ng lunas, higit na may pag-asa ang kinabukasan ng kalusugan. Muli, ako po si Dr. Sonia D. Domingo, ang Regional Director ng POGS Gitnang Luzon, na nagpapaalala na bigyang halaga ang kalusugan para sa kinabukasan mo at ng iyong mga mahal sa buhay.